Hello Sir Paul. Nangyari po ito taong 2007. Nagbakasyon kasi kami ng best friend ko sa may Baguio. Pahinga namin sa mga trabaho yon. Kaya talagang excited na excited kami. So yun na nga, nang makarating kami ng Baguio, agad kaming naghanap ng matutuluyan doon. Noong panahon kasi, hindi pa naman uso yung advance booking. Yung Airbnb, yung Agoda, at kung ano-ano pang applications. Noon ang uso, kung hindi ka tatawag or text, walk-in talaga. Kaya yun ang ginawa namin. At makalipas po yung mahapang paghahanap doon sa Baguio, napadpad kami sa isang sulok malapit sa may Camp Janhay. Malaki po yung Camp Janhay ah. Marami rin pong pwedeng entrance. Kaya bahala na kayo kung ano yung iisipin yung lugar. Sa pagtatanong-tanong kasi namin, doon kami itinuro ng mga tao. Ang plano sana namin, hotel o di naman kaya motel, pwede ring apartel. Pero yung itinuro po sa amin, isa po itong bungalow na bahay. Honestly, ayaw sana naming patulan yon. Pero magagabi na kasi noong time na yon. At pagod na rin kami sa kakalakad at sa buong araw na biyahe. Kaya napilitan kaming patusin yung bahay na iyon. Sinalubong kami ng dalawang matandang caretaker. Mag-asawa sila at sa katabing bahay lang din naman sila. Mukha naman silang mababait at hindi rin po kamahalin yung singin nila sa amin. Pagpasok namin ni Jana doon sa loob ng bahay, medyo nabigla kami. Kasi maganda pala sa loob yung bahay. Aesthetic. Malinis. Tapos kompleto rin sa kagamitan. Yung plano nga sana namin kinabukasan eh, lilipat na kami ng matitirhan, eh nagbago. Kako, doon na lang kami mag-i-stay. Makalipas po ang halos dalawang oras na pagpapahinga, lumabas kami muli ni Jana. Nagpunta kami sa mga pwedeng puntahan doon ng gabi. Nagbar pa nga kami. At siguro mga alas tres na madaling araw, bumalik na rin kami doon sa bahay na iyon. At sa awa naman po ng Diyos, naging masaya naman po yung unang gabi namin doon sa Baguio. Kinabukasan po ng umaga, sabay kaming nagising ni Jana sa isang katok. Kahit medyo masakit ang ulo, sabay kaming bumangon, pinuntahan ng labas. At laking tuwa na lang namin nang yung dalawang matanda na sa labas may daladalang pagkain. Naku nay, nakakaya naman po. Nag-abala pa kayo? Ah, hindi. Bisita kayo. Kaya kailangan may pagkain din. Tanggapin nyo na. Luto ng asawa ko yan. Hindi na nakakapagsalita ang asawa ko. Pero masarap magluto yan. Tanggapin nyo. Naku nay, thank you po ha. Saktong-sakto. Nakainom kasi kami kagabi. Sabo pa ata to. Naku, sinigang. Paborito po namin ni Jana to. Ganun ba? Nako, yan din ang paboritong iluto ng asawa ko. Kaya sana magustuhan ninyo. O siya, mauuna na kami. Kumain kayo ng marami. Nagpasalamat kami at madali naman pumasok sa amin. Nagsaing muna kami ng bigas. Kagaya kasi ng sabi ko sa inyo, kumpleto ang mga kagamitan doon. Ultimo bigas at mga panangkap po sa mga pagkain. Meron. Habang hinihintay maluto po yung kanin, naligo na rin kami ni Jana. Marami pa kasi kaming pupuntahan. At nang makapag-ayos-ayos, kumain na rin po kami ng sinigang na iyon. Napakasarap. Napakaasim. Kumpletos likados pa po ang sinigang. Ang lambot pa ng baboy. Halatang sariwa at frozen. Matapos naman po namin kumain, umalis na rin po kami doon sa bahay na iyon. At syempre, gala to the max sa Baguio. Kung ano-anong lugar yung napuntahan namin, halos lahat yata ng attractions na kaya naming puntahan, pinuntahan namin. At sa paggagalangan namin, may nakilala kaming dalawang lalaki. Mga taga Maynila din. Ang cute, ang popogi. Bet na bet namin pareho ni Jana. In-invite nga kami nung dalawang lalaki na mamayang gabi, mag-bar daw kami. So kami naman ni Jana, oo ka agad,
Kahit kakainom lang namin noong madaling araw, iinom ulit kami mamayang gabi. Siyempre, kailangan umaura. Sinabi naman namin kung saan nila kami pwedeng sunduin. May kotse naman daw sila. Mas pabor sa amin ni Jana yon. Mabilis pong lumipas yung mga oras. Hapon, umuwi po kami ni Jana. Kailangan din namin magpahinga. Ngunit sa pag-uwi po namin, bigla na lang pong sumama ang pakiramdam namin pareho. Pareho kaming nahihilo. Pareho kaming nagsusuka. Pareho kaming nanghihina. Tapos parang sinisinat pa nga po kami. Parehas nga kami nakatulog ni Jana noon. Pagdilat po ng mga mata ko, nagulat na lang ako nang nasa harapan ko na po si Andrew. Yung isa sa mga lalaking nakilala namin, yung susundo dapat sa amin. Hey, Beth, okay ka lang ba? Ano nangyari sa inyo ni Jana? Nandoon din pala si Ino, yung isa rin sa mga nakilala namin. Si Jana, walang malay sa tabi ko. Pagtingin ko sa oras, alas 10 na pala ng gabi. Susunduin daw sana kami nung dalawa. Pero wala raw sumasagot doon sa loob ng bahay. Pero nakabukas yung ilaw. Hindi naman nakalak yung gate pati yung pinto. Kaya pumasok sila. Nag-worry daw kasi sila. At naabutan na lang daw nila kami na nakahiga sa may kama namin. Walang mga malay. Inaapoy pa ng lagnat. Sinabi ko naman yung nararamdaman namin. Nakako, ang sama ng tiyan namin. Nagsusuka kami. Nihilo. Nangihina tapos ng mga time na yon, ang taas na nga ng lagnat. Si James at Ino naman, nagkatinginan. Doon namin nalaman na magpinsan pala sila. Ang weirdo nga nila kasi inamoy-amoy po nila yung hininga namin. Beth, anong nakain nyo kanina ni Jana? Saan? Eh diba kasama namin kayong kumain kanina sa may restaurant? Bukod doon, wala pa kaming ibang nakain bukod sa kape. Tapos kasama rin naman namin kayo nagkape, diba? Oo nga no. Nung breakfast, anong kinain nyo? Bakit ba? Basta, sagutin mo ako. Oo. Yung caretaker ng bahay, binigyan kami ng sinigang. Yun yung inulam namin. Nagkatinginan ulit yung magpinsan. Tapos, alalang-alala sila sa amin. Beth, huwag kayo mabibigla. Pero, palagi ko, may hindi tamas na nakain nyo. Please magtiwala ka sa amin. Pagagalingin ka namin. Pagagalingin namin kayo ni Jana. Okay? Sige, kayo nang bahala sa amin, please. Noong mga panahon po na yon, talagang groging-grogi ako. Hilong-hilo ako. Umiikot yung paningin ko. Ang init-init ng katawan ko. Kaya, nawala na lang po ako ng malay. Nang magkamalay po ako, alas 12 na po ng tanghali kinabukasan. Ngunit sa mga sandaling yun, ibang-iba na ang pakiramdam ko. Magaana-magaana. Parang back to normal na po ulit. Si Jana, may malay na po noong mga sandaling yun. Kumakain. Nandoon yung magpinsan. Si Andrew nga, inalalayan ako makatayo. Halika Beth, kumain ka na. Sabihin mo na tong si Jana. Sumunod naman ako. Gutom na gutom ako noong mga sandaling yun. Naamoy ko ngayong sarili ko. Ang baho ko, ang asim ko, amoy suka ko. Bigla tuloy akong nahiya sa dalawa. Nako, huwag na kayo mahiya. Kitang-kita namin yung pagsusuka nyo kagabi. Don't worry, hindi nabawasan yung ganda nyo. Kumindat pa si Andrew. Nahiya naman ako. Teka Andrew, ano ba talaga nangyari? Sige. Huwag kayo mabibigla ha. And please, as much as possible, huwag sanang magbago yung tingin nyo sa amin itong pinsan ko, okay? Sure, try me. Don't worry, open-minded naman kami nitong best friend ko. Good. Simulan natin sa pagkain nyo ng sinigang.
yung binigay sa inyo ng caretaker kamo ng bahay na ito? Hindi normal na pagkain yung mga yun. Actually, karne ng tao yun. And to cut the story short, yung nagbigay sa inyo ng dalawang matanda, hindi sila tunay na caretaker dito. Nakausap na namin yung tunay na may-ari. Hindi rin daw nila kilala yung dalawang matandang yun. And sinira lang daw nila yung mga padlock dito, tapos pinalitan nila para sila yung magmukhang may-ari ng bahay na ito. Huwag kayong mabibigla, pero yung dalawang matanda, mga aswang yun. Binalak nila kayong yang gawin. Hindi ko alam kung gagawin nila kayong aswang o baka kakainin din nila kayo. Kaming dalawa ni Jana, talagang napatulala. Bumukha pa nga pareho yung mga bibig namin sa pagkabigla. Mahilig kaming dalawa sa horror movies, kaya alam namin ang aswang. Pero never naming na-imagine na sa taong 2007, meron pang ganon. And meron pala talagang ganoon. Pero sabi naman po ni Ino at ni Andrew, okay na raw kami. Naisukan na raw namin yung mga pagkain na hindi dapat namin nakain, yung karne ng tao. At nalaman din po namin sa kanila na silang dalawa daw ay apo ng isang magaling na albularyo. Kaya marami silang kaalaman tungkol sa mga ganoong klaseng bagay. Natakot man kami, namangha naman kami sa dalawa. Bukod kasi sa mga pogi sila, edukado, may mga kaya at may mga klas. May alam din sila sa mga ganoong bagay na mas nagpahanga naman sa aming dalawa. Mabuti, hindi pa kami nakapagbahay doon sa dalawang matanda. Misteryoso din kasing nawala yung dalawang aswang. Malamang sa malamang daw, nakatunog na daw, kaya nakapagtago-tago na raw. Humingi naman ng pasensya sa amin yung tunay na may-ari ng bahay na iyon. Naintindihan namin siya dahil alam naman namin na miski siya ay biktima lang din naman. At dahil naging okay na rin naman kami ni Jana, pinagpatuloy na lang namin yung bakasyon namin doon. At syempre, kasama na po yung dalawa. Nalagay man sa alanganin yung buhay namin ni Jana sa tulong po nung nakilala naming mga kaibigan. Napalitan yun ng kasiyahan. Nakauwi kami ng Maynila. At hindi ko na po patatagalin pa. Hindi na namin pinakawala ng best friend ko yung dalawang lalaking yun. Na sa ngayon, pareho na po naming mga asawa. At pare-pareho na po kaming may kanya-kanya mga pamilya. Hindi mo talaga masasabi ang buhay. Yung simpleng bakasyon na punta sa isang kababalaghan hanggang sa doon mo na pala makikilala yung mapapangasawa mo. Pero sana itong kwento na ito magsilbing babala sa inyong lahat. Huwag na huwag magtitiwala. Maging mapanuri. Maging mapag-ingat. Hanggang dito na lamang po. Sa ngayon nga, nasa Baguio kami ng pamilya ko. Kasama yung best friend ko at yung pamilya niya. Kasi napakainit sa ibaba. Hay nako. Sabi nga nila, hindi pa raw summer season ngayon. Papalapit pa lang daw po ang summer season. Kaya mga kababayan, maganda handa pa kayo. Dito na lang po Sir Paul. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Teddy. At ngayong araw, gusto kong i-share ang isang kwento tungkol sa aswang sa probinsya ng Bicol. Makinig kayong mabuti dahil sa totoo lang, kakaiba ang storyang ito. Si Aling Mileng ay kilalang masarap magluto ng puto sa aming barangay. Walang araw na hindi pinipilahan ng kanyang tindahan, pati nga ko, naging suki niya na rin. Sa tuwing uuwi ako galing trabaho, tumidiretso ako sa tindahan niya para bumili ng mainit na puto niya.
Ngunit sa kabila po noon, marami din po ang nawiwirduhan kay Aling Miling. Mabait naman kasi siya, pero kung minsan, may iba talaga siyang ugali na hindi maintindihan ng karamihan. Hindi ko talaga maipaliwanag kung ano ang sinasabing weird sa kanya. Pero sadyang kapansin-pansin. Halimbawa, kung minsan kasi, mapula po ang kanyang mga mata. May bahid ng dugo ang damit niya. O kaya naman kamay, may something talaga siya para sa ibang mga mamimili. Hindi naman ako makapagsabi na kung ano. Kasi ayoko manghusga ng tao. Baka lang naman kasi sa ginagawa niya tulad ng paggawa ng puto. Siguro minsan, napupuyat siya sa paghahanda ng mga iniluluto niya. At kung minsan, baka lang din nag-iihaw siya ng baboy o manok. Tapos hindi siya nagkakaroon ng oras para makapagpalit. Basta, mga bagay na positibo lang talagang iniisip ko. Para walang kung anong mali siya ang makasira ng kapwa. Hindi naman na rin kailangan na sundan ang buhay ng isang tao. Basta walang ginagawang masama, okay na para sa akin yun. Pero, sadyang hindi ko rin masisi ang ibang tao. Nagiging maingat lang din sila, lalo pat ang matanda, ay nagbebenta nga ng pagkain. Isang araw, pagka-uwi ko galing opisina, nakita ko ang mga taong nagkakagulo sa may kanto. Madali naman akong lumapit at nagtanong kung ano nga bang nangyari. May isang nagsabi sa akin na ninakawan daw ang isang bahay at yung buong pamilya sa loob. Pinatay daw. Nakatakas daw ang suspect at naghahanap ng susunod na bibiktimahin. Natakot ako, pero imbis magpanik, dumiretso na lang sa tindahan ni Aling Miling at bumili ng puto. Usap-usapan pa nga rin ang tungkol sa nangyari hanggang doon. Si Aling Miling naman, parang baliwala lang sa kanya. Tahimik lang siya nagsaserve sa mga taong bumibili sa kanya. Matapos ko namang bumili sa kanya, umuwi na rin ako sa amin. Lumipas po ang araw na iyon at kinabukasan, nagimbal kaming lahat sa barangay nang mabalitaang may nakitang patay sa kalsada. Brutal ang ginawa sa kanya at hindi kagagawa ng tao yon. Para kasing hayop ang umatake dito. Nakilala ang biktima. Iyon ang magnanako kahapon. Yung pumatay sa isang pamilya. Dahil po doon, mas lalong lumaki ang hindi magandang haka-haka tungkol kay Aling Miling. Nagsimula ring mabawasan ang bumibili sa kanya. At sa pagpunta ko nga doon ang araw na iyon, kinausap ko si Aling Miling tungkol sa nangyari. Hindi naman ako naghinala pero gusto ko makita kung anong magiging reaksyon niya. Sinabi ko ang detalye tungkol sa nangyari. Pero hindi naman ako nakakita ng kung anumang weirdo sa reaksyon niya. Tahimik niya lang na ibinigay ang binili ko. Hindi ko na pinansin pa iyon at umuwi na lang. Pagka-uwi ko, binuksan ko ang binili ko. At napasigaw sa takot nang makita ang isang putong nakasilid sa isa pang balot. May mantsa ito ng dugo sa ibabaw. Nagtaka naman ako. Ewan ko pero parang dahil doon, binigyan niya ako ng isang sinyalis. Hindi nga ako mapalagay noong gabing yun. Hanggang sa nakatulog na lang po ako. Kinabukasan, isang balita ang gumambal ulit sa aming nananahimik na barangay. Nabalitaan kasi namin na ang kilalang rapis ay patay na. At ang pagkakamatay nito ay parehong-pareho doon sa nangyari sa magnanakaw. Dahil po doon, mas lalong natakot ang mga tao at hindi na wala ang kanilang hinala tungkol kay Aling Miling. Hindi naman ako nagsalita. Hindi ko rin alam kung tama ba ang hinala ko. At dahil sa insidenteng yon, pansamantala munang hindi ako bumili ng puto niya. Sunod-sunod ang pangyayaring yun sa lugar. Pero nakapagtataka dahil puro mga kriminal ang nababalita ang pinatay. Hindi naman matrace sa mga kinauukulan kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Dahil napakalinis po ng pagkakagawa. Walang ebidensya. Kahit nga ako, natatakot na rin. Pero ayoko magsalita ng kung ano man dahil hindi ako sigurado. Isang beses pa lang naman ako nakakuha ng sinyalis mula kay Aling Miling. Baka rin dugo yun ng kahit na ano lang.
Sa kabilang banda, maraming tao ang nasiyahan dahil unti-unti nababawasan po ang mga masasamang tao sa lugar namin. Hindi lang po sa barangay, kundi sa buong bayan. Ngunit sa mga sandaling yon, wala pa rin matukoy kung sino nga ba ang bayaning iyon. Pero ang mga tao, natatakot din na baka ang pumapatay ay ang aswang. Ngunit sa mga sumunod na araw, ay naalarman na po ang mga tao. Dahil kung mga unang biktima ay mga kriminal, sa mga sumunod naman kasi ng mga araw, may mga inosente na pong taong nadamay. Nabalot ng takot ang mga residente. Kaya dahil doon, nagsimula na yung ibang palihim na mag-imbestiga kay Aling Mileng. Grabe na talaga yung nangyayari noon sa lugar namin. Hindi na namin malaman kung ano na nga ba talaga ang nangyayari. Pero ako, nananatiling tahimik pa rin talaga. Hindi nangyayalam sa kanila. Isang gabi, naglalakad ako pa uwi galing trabaho. Ayoko na kasing mamasahe noon. Kailangan ko magtipid at mag-exercise. Tinaha ko yung daan ng mag-isa. Pero maya-maya lang, nakita ko ang sariling wala na po sa tamang lugar. Hindi ko alam pero naamali yata ako ng liko. Nagpalingaling ako. Napakaraming puno doon. Hindi ko nga alam kung bakit naligo pa ako. Nasa tinagal-tagal po ng panahon na dumadaan ako doon, eh nangyari pa sa akin yun. Wala rin pong tao doon. Nakakakilabot ang lugar. Humahangin pa nga ng malamig. Napakadilim din po doon. Hindi ko nga alam kung magpapatuloy pa ba ako o hindi. Tumingin din ako sa likuran ko. Ngunit ganun din. Habang naglalakad, napatigil na lang po ako. Nang maya-maya, nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak. Ilang sandali pa, isang malaking ibon ang biglang lumipad sa uluhan ko. Napasigaw nga ako sa gulat at nagtatakbo na. Ngunit patuloy pa rin akong sinunda ng sinunda nito hanggang sa madapa na ako sa mas madilim pang parte. Sigaw ko ng sigaw ng tulong. Ngunit wala nga katao-tao. Di nagtagal, bumagsak ang ibon sa di kalayuan at nag-anyo itong tao. Doon, mas lalo akong nasindak. Pilit akong sumisigaw ng tulong. Nagbabak sakaling may makarinig man lang. Napaiyak na nga rin ako noon. Ngunit, kasabay po noon, nakarinig ulit ako ng malakas sa pagaspas ng pakpak. Malakas din ang huni nito. Napatingala ako't laking gulat ko nang makita si Aling Mileng. Tumingin siya sa akin bago tumakbo at inatake yung aswang na gustong pumatay sa akin. Nandoon lang ako sa may gilid. Nakadapa at pinagmamasdan sila maglaban. Hindi ko alam kung dapat ba ako matakot. Gustuhin ko man tumakbo at hayaan ang dalawa. Hindi gumagalaw ang mga paa ko. Ilang minuto silang naglaban. Para ako nanonood ng mga aksyon na pelikula. Pareho silang magaling at parabang basang-basa ang kanilang mga galaw. Hanggang sa nagawang kagati ni Aling Mileng ang kanyang kaaway. Napasigaw naman ito sa sakit. Hindi nito tinapos ang laban at mabilis na tumakas. Di nagtagal, lumapit si Aling Mileng sa akin. Sugutan siya at nangihina. Alam kong hindi siya normal na tao. Isa siyang aswang. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ako nag-alinlangan na tulungan siya. Siguro ay utang na loob ko ang buhay ko sa kanya. Pareho naming tinahakamadalim na daan. Pero parang alam na alam ni Aling Mileng ang kanyang dinadaanan. Kaya wala po naging problema sa aming pag-uwi. Dumiretso kami sa bahay nila at tinulungan kong gamutin siya sa mga sugat niya. Hindi ako nakapagsalita kaagad at talagang ramdam na ramdam ko ang takot habang nakatingin sa mga sugat niya. Nanatiling mapula ang kanyang mga mata. Ang kanyang balat ay may mga balahibong hindi pangkaraniwan. Ilang sandali lamang, nagsalita na siya. Anong ginagawa mo sa lugar na iyon?
Papauwi po kasi ako galing trabaho. Hindi ko nga po alam kung bakit ako naligaw sa lugar na yon. Tumahimik si saglit. Maya-maya lang ay nagkwento siya tungkol sa mga bagay sa buhay niya at nagpaliwanag. At sa gabing yun, nalaman kong isa nga siyang aswang. Pero ang tanging pinapatay lamang niya ay mga masasamang tao. Ginagawa niya yun para luminis ang bayan, para mabubuti lang ang matitira sa amin. Sabi niya pa, naging maingat naman daw siya sa kanyang mga pinaparusahan. Iniimbestigahan niya muna ng mabuti ang mga ito bago gawin ang karumal-dumal na krimen. Nalaman niya rin na kamakailan lang may pumapatay sa mga inosente, kaya mabilisan siyang umaksyon at tiningnan kung sino ang gumagawa noon. At sa pag-iimbestiga niya, nalaman niyang isa yun sa mga taga-barangay na di umano may galit daw sa mga tao, ina ng isa sa mga pinatay niyang kriminal. Doon niya napagtento ang pagkakamali at pagsisisi, kaya itinigil niya ang kanyang ginagawa. Pero hindi pa rin talaga nakontento ang isang aswang, at heto naman ang kumitil sa mga inosenteng buhay. Mabuti na lamang talaga sinundan ako ni Aling Meleng. Nakita niya kasing nag-iisa ako doon sa lugar na iyon. Saktong naramdaman din daw niya yung aswang na nandoon sa lugar na iyon. At yun na nga, nangyari na nga ang nangyari. Habang nag-uusap kami ni Aling Meleng, bigla lamang daw nakarinig ng kung anong kalusko si Aling Meleng. At kahit hindi pa ako tapos sa ginagawa kong paggagamot sa kanya, pinatago niya ako sa ilalim ng higaan. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari, pero nagulat na lang ako nang pikyan niya ako ng isang kutsilyo. Huwag na huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Maliwanag ba? Natakot na ako noon, pero sinunod ko na lang kung anong sinabi niya. Lumabas siya ng silid at hindi nagtagal, nakarinig ako ng malakas sa pagsabog sa pintuan. Narinig ko ang kanilang usapan. Ramdam ko ang sakit na binatawan ng isang aswang tungkol sa kanyang anak. Galit, pero nandoon ang lungkot sa bawat bigkas niya ng pagkamuhi kay Aling Meleng. Narinig ko ang pagkabasag ng mga gamit. Takot na takot ako, pero wala akong magawa. Narinig ko ang pagdaing ni Aling Meleng sa sakit. Siguro ay tumama siya sa kung saan. Tumulo ang luha ko, at maya-maya lamang may sinabi yung isang aswang na nagpasindak sa akin. Alam niya raw na may tao sa loob ng bahay nito, at dapat daw ibigay daw ako sa kanya para maging kabayaran sa ginawa ni Aling Meleng sa nag-iisa niyang anak. Nahirapan mang magsalita, buong lakas niyang sinabing dapat muna siyang mamatay bago niya ako makuha. Nanindig ang mga balahibo ko. Nakaramdam din ako ng awa sa aswang na nangligtas sa buhay ko. Nagpatuli ang kanilang labanan. Hindi ko napigilan ang sarili ko at tumabas na ako. Sinilip ko sila mula sa maliit na butas sa may silid. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ng isang aswang habang tumadaloy ang mga luha ni Aling Meleng. Duguan na siya at halatang nangihina. Nagmamakaawa si Aling Meleng na hayaan ako. Huwag niyang saktan at huwag niyang idamay pa sa pangyayari. Ngunit hindi pumayag yung isang aswang. Tumutulo ang mga luha ko. Nasasaktan ako para kay Aling Meleng, kaya hindi na ako nakapagpigil. Sinugod ko yung isang aswang. Sinakto ko talagang habang nakatalikod siya. Sinaksak ko sa kanyang likod yung kutsilyong binigay sa akin ni Aling Meleng. Napasigaw naman ito sa sakit, at doon ko nalaman na yung patalim pala na iyon may laso na. Laso na laban din sa tulad niya. At doon ko rin napagtanto na isinakripisyo ni Aling Meleng ang sarili para iligtas ako. Kaya pala agad siyang nanghina ng maglaban sila dahil doon. Nang tuluyang maging abo yung isang aswang, tumakbo na ako kay Aling Meleng. Nagsimula na rin kasing magbaga ang kanyang katawan. Napaiyak ako
Sabi ko, huwag muna siya mawawala. Ngunit, ngumiti lang siya sa akin at hinawakan niya ang kamay ko. At unti-unti, ay naglaho. Iyak ako ng iyak habang sinisigaw ang pangalan niya. Ayoko siyang mawala. Ayokong iwan ng taong nagsagip sa buhay ko. Niyakap ko siya ng mahigpit na para bang may magagawa ako at mapigil ang paglaho niya. Para nga kung balo sa totoo lang. Nakangiti lang siya habang patuloy ang pagkasunog ng kanyang katawan. Hanggang sa tinanggap ko na nga lang na wala na akong magagawa. Napakasakit sa akin ng bagay na iyon. Hindi ko man kasi kaano-ano si Aling Miling. Pero ramdam ko ang pagmamahal niya at pagpoprotekta sa akin. Hindi ko man lang naitanong kung bakit niya ginawa yon. Pero basta, nagpasalamat pa rin ako sa kanya. Matapos ang insidente yon, naging matiwasay na din muli ang barangay namin. Marami ang nagtaka sa bigla ang paglaho ni Aling Miling. Marami nagsabing namimiss na raw nila ang putong luto ng matanda. Ngunit may ilan naman nagsabing napatunayan na nila kung anong klaseng tao si Aling Miling. Ngunit yung mga bagay na yon ay hindi ko na lamang pinapansin. Nag-focus na lang ako sa trabaho noon at wala naman akong ibang nababalitaan pang namatay o pinatay. Ilang ulit kong binibisita ang bahay ni Aling Miling. Hindi ko alam pero minsan napapaisip kasi ako na baka andun pa siya, baka muli siyang nabuhay o kahit anong mirakulo. Pero nasa totoong buhay tayo, wala sa pantasya. Dito na lang po Sir Paul. Muli, ako po si Teddy. Sana po nagustuhan niyo ang kwentong ito.